So, welcome back sa ating channel mga Kol. Ngayon mga Kol, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng brake pad sa ating sasakyan. Kasi ito, sobrang manipis na po, kailangan na nating palitan. So, tara, titingnan natin kung ano yung procedure sa pagpalit ng brake pad sa ating unit. Tara. So, yung una natin gagawin mga Kol, i-jack natin yung ating sasakyan. Yan, kita ko sa inyo. Yan. Yan, meron tayong nakamuntag dyan. Dito nga jack, dito sa gitna. Yan. Jack natin. Yan. Then, yan. Pwede rin luwangan nyo or luwangan nyo yung nut before kayo mag-jack para hindi kayo mahirapan. Yan. Lagyan natin ng jack stand dito sa kabila para safety tayo. Yan. Lagyan natin ng jack stand. Yan. Lagyan natin yung jack stand para safety tayo. So next, tatanggalin natin yung ating tire. Yan. So tatanggalin natin. So yan. So natanggalan natin. So, ito yung ating brake pad yan. Sobrang manipis na po yan. Sobrang nipis ng ating brake pad. So, papalitan natin yan. So, check muna natin kung okay ba yung clearance dito. Baka kung hindi, magkalampag po yan. Yan. So, yan merong 14mm dito. Yan. Ito yung bolt na tatanggalin natin yan. Itong 14mm. So, tatanggalin natin. Ito. Yan, titingnan natin. So, natanggal na yung ating so, ito yung ating piston ng ating caliper yan. Before natin tanggalin tong ating brake pad yan, i-ano muna natin, i-push muna natin yung ating piston yan. Itong piston yan, push natin doon para hindi tayo mahirapan pag palit ng ating brake pad. Kasi yung brake pad na ipapalit natin makapal compare nito. So bago po yung ating ipapalit. So titingnan natin paano natin ginawa. Before natin i-press yung ating piston, punta muna tayo dito sa ating yan. Tatanggalin natin yung ating takip ng ating reservoir kasi yung brake fluid aangat po yan. So yan, tanggalin natin. Tapos yan, tanggalin natin yung yan. So may nakita kayong kunting space dyan, doon nyo ipapasok yung inyong flat screw kung meron kayong flat screw. Yan yung mga matutulis na bagay or yung metal. Yan, gagawin nyo. Tingnan nyo. Yan. Pinasok natin dyan. Tapos, pinush natin. Yan. Push natin ang maaari. Kasi, mahirapan tayo maglagay ng brake pad pag hindi natin na-push yung ating piston. Kasi may, makapal yung ating ano, yung ating brake pad. Ayan o.
Kita nyo. Yan. So, ito na yung ating piston ngayon. Yan. So, parang kulang pa. So, push pa natin para madali lang maglagay ng brake pads. So, pwede ito gagawin sa bahay. Kung meron kayong tools. Ayan. So, ayan. Okay na. So, tatanggalin na natin yung old na brake pads. So, ito yung old na brake pads. So, ayan o. Sobrang nipis na po. Ayan. Sobrang nipis na po. Makita nyo. Ayan. Sobrang nipis yung isa. Ayan. So, papalitan natin ng bagong brake pads. So, kukuha tayo ng bagong brake pads. So, ito yung bagong brake pads natin, mga pol. Yan. So, ito yung bagong brake pads natin. So, sukatin natin. O, yan ang natin kung pareho lang ba. So, sinek natin. Pareho lang sila sa ating old na brake pads at saka itong brand new natin. So, yan. So, maganda siya mga kol, itong brake pad na to kasi meron siyang yung ating washer. So, meron ding yung iba nito, sensor po siya. Kasi iingay po ito. Yung iba, merong mga sensor dito sa gilid. Kasi pag sobrang manipis na, tutunog po yan. So, ito, meron pang natirang ano, ng brake pad. So, hindi pa tumunog. So, yan. Ang gagawin natin. Balik natin yung lagay natin yung bagong brake pads natin. Yan. Hanap tayo ng mga pwede rin tatanggalin yan. Pwede nyo rin tanggalin to. Yan. Tanggalin nyo to. Yan. Tapos yan. Tanggalin nyo. Tapos lagyan nyo ng grasa dito para hindi magkalampag. Kasi kadalasan yung mga tunog konti, yung mga maliit na tunog, ito yung dahilan yung ating caliper. So yan, lagay na natin yung ating brake pad. So ang gawin nyo yan, kasi may mga ano yan, washer yan. Hangat nyo yan, tapos yan. So ilain nyo konti. So yan. So ito yung ating bagong brake pads. Yan. So sa kabila, kabit natin din. Same procedure dito. So titingnan nyo na hindi yung bakal yung maikabit nyo. Kasi pag yung bakal, yan. Tingnan natin. So kabit natin. Yan. Ang dali lang. So makapal na po yung ating brake pads. Yan o. Yan. Compare sa dati. Yan. So ang ganda. So importante itong brake pad, lalo na pag mag long distance kayo. Kasi sa lahat ng sasakyan, very important po yung ating brakes. Kasi yan po, ang brake po yung nagdadala sa ating buhay pag nagbiyahe tayo. So yan, tingnan natin yung pagkabit. So lalagyan natin ng grasa ito. Yan, lalagyan to ng grasa para hindi ingay. So titingnan natin. Lagyan natin ng grasa to mga kon. Yan, lagyan natin ng grasa para hindi magkalampag. Kahit kunti lang. Yan. Yan. Din dito. Lagyan din natin. Tinanggal ko po ito. Yan. Yung pin. Kasi yung trabaho nito, pag mag-brake kayo, yan yung trabaho nito. Yan. Ano po ito siya? Parang mag, siya po yung mag-ano pag mag-brake, mag
nagano kayo, hindi nyo na inapakan yung brake. Kasi yung caliper, yan yung ano niya, yung galaw niya. So gagalaw po ito. Ganun po. Yan. Kasi pag hindi ito gagalaw, may tendency na yung brake nyo maapoy ito kasi sobrang higpit ng brake nyo, hindi na siya makaarya yung ating piston kasi ito hindi gagalaw. Ganun. So lagyan natin ng grasa para mag-function po siya. Ayan. So, lagyan na natin. So, ikabit na natin yung ating caliper. Ayan, nakita nyo. So, ayan na natin konti para makita. So, ayan. Lagyan natin yung caliper. Ayan. Ayan. Yan. So sandali lang. So pwede itong i-DIY niya po. So yan. So inigpitan ng maayos yung inyong caliper. Yan. Then, kung may time kayo, i-bultitin nyo din yung mga area nito. Kung may mga makikita kayong mga bolt dito, yan, bultitin ninyo rin kasi pa, baka gumagalaw yung mga ano, yung mga bolt dito sa ating caliper at saka yung mga shock natin. Titingnan nyo kung may mga umaalog ba yung bushing, kung may mga bushing titingnan. Yung mga stabilizer link, yung ating lower arm para iwas kalampag din, at least sa pagbiyahe nyo safety po kayo. So yan, check natin yung mga bolt dito. Bolt tingin natin before natin ibalik yung ating gulong. So tingnan natin. Yan. So nakabit na natin yung isa dito. So ibalik na natin yung ating gulong. Tayo sa kabilang ano, kabilang gulong. So check natin doon. So dali natin tong ating mga tools. So titingnan natin. Yan.
yan. So ito yung ating same procedure yung gagamitin natin mga kol. Yan. So luwangan natin to. Yan. Tanggalin natin yung bolt nito. Or pwede nyo ring yan, nakita nyo yung butas yan. Yan sa piston. Pwede nyo iangat yan. So yan na. So yan. Yan na natin. Yan. Yan. Pumasok na yung ating piston niya lang. So ayan. So makita natin dito, yan, yung clearance ng piston at saka yung brake pad malayo na. So ayan natin. Ating mga brake pads, ubit na natin yung brand new. So yung ating brand new. Brake pads. Okay, sasak niya. So yun, tanggalin natin, same procedure, lagyan natin ng grasa or dito, lagyan natin ng grasa para iwas na iwas mag-stuck yung ating caliper. Kasi pag mag-stuck yung ating caliper, ang mangyayari mga kol, iinit po yung ating rotor disc. Ayan, iinit po ito. So, ayan. Lagyan natin. Ayan, balik natin. Ang dali lang magpalit ng brake pad. Yan, saan natin. Oh, nahulog yung ating. Kasi kulang siya sa angat. So, tanggalin natin. Tapos ano natin yung piston. Kulang sa konti. Ayan, masok na. So, ayan lang. Ayan. Balik natin. Yeah.
Dali lang. Ayan. So, balik natin. So nakabit na natin mga kod. Yan yung ating caliper. Oh, then ito yung ating brake pads. So, bago na po yung brake pads, yan makapala po yan. So ito mawala po ito after natin i-road test. Kasi sinabi ng pintor ko na kinulayan to, so mawala yan after. So ganun lang mga call, same procedure pa rin mga call. Check up natin yung mga bolt. So bolt tightening natin yung mga bolt natin na makita dito malapit sa ating caliper. Every time na mag check kayo, so make sure na i-bolt tightening nyo rin para check nyo yung ating stabilizer link, check yung bushing, yan. So check yung ball joint, yan po. So okay na po. So yan, meron pang lock. So okay yan. So balik natin yung ating gulong. So yan nung po yung ating video tutorial mga call. I hope na meron kayong natutunan sa ating vlog for today. God bless po sa lahat. Ingat po kayo lagi. Salamat po sa panonood and bye bye. Koy na, koy. Koy.